Hello, my love ko. Good morning. Ngayon, Martes. Araw ng Martes. Yung alaga ko, kahapon at ngayon at bukas daw, sabi ng amo ko, magsusuot daw siya ng traditional na damit nila. Yung ano ng Chinese na damit. Yun. Kasi nga Chinese New Year's next week. Next week, ang Chinese New Year. Kaya Lunes, Martes, Miyerkules, magsusuot yung alaga ko ng Chinese dress nila. Kaya nga, iwan ko, siguro celebrate ng Chinese New Year. Ngayong Martes, kakain ako ng pansit. New version ko ng pansit. Bagong version po ng pansit. Version ko. Ito lang pansit. Pansit, tapos broccoli, tapos mushroom, tapos yung spring onion. Yan guys, yan my love. Bagong version ko ito ah, ng pansit. Isang plato po, isang plato ng pansit. Alam nyo kung bakit isang plato na ito ang last kong kumain ng marami, ng ganito kadami, ng isang platong pagkain. Ito ang pinakalast ko kasi may nag-ano sa akin, nakalimutan ko yung salita. May nag-trial sa akin na kung papayat daw ako ng 55 kilos hanggang sa pag-uwi ko, ititreat niya kami ng one night. Di ko alam kung ano, basta one night siya. Siguro sa beach or sa ano, basta mag-o one night kami. Ititreat niya kami. Kaya sabi ko, oh sige ba, deal ba? Umpisahin ko sa susunod na araw. Kaya ito na ang pinakalast ko na kumain ng ganito kadami. Ganito kadami, last kong kainin. Bukas o mamayang gabi, siguro mag-diet-diet na ako para umpisa na. Sayang naman yung deal na yun, di ba? One night, nagkasama mo yung pamilya mo sa sunod na pag-uwi ko. Okay yung deal ko, 55 kilos. Kailangan maabot ko yung 55 kilo na weight para manalo ako sa deal na yun. Kailangan makuha ko yung deal. Kasi sayang yung bakasyon na may mag-offer ng ganun na one night. Diba? Yan. Kailangan ko makuha yung deal na yun. Kaya kailangan mamayang gabi, hindi na ako kakain. O mag-diet man ako, pero kailangan bawasan ko na yung pagkain ko para habang palapit na yung bakasyon sa susunod, kailangan mabot ko yung 55 kilo na katawan. Ngayon, ito. Kasi yung kilo ko ngayon nasa 67 or 68. Mga ganun ng kilo ko. Hindi kayo maniwala. Totoo, nasa 68 ako o 67 yung kilo ko. Kaya kailangan ko magiging 55 kilo pag umuwi. Para maano ko yung deal na yun. Sayang kaya one night. Din instead na akong gagastos, di siya na lang gagastos, 'di ba? Basta 55 kilos, maabot ko yung 55 kilos na weight. Kaya pasensya na kayo. Ganito kadami yung pagkain ko. Walang karne, walang ano ito, walang manok, walang baboy. Nilagay ko gulay lang. Mushroom at saka broccoli. Bagong version ko ng pansit. Kaya, umpisahan ko ng kumain. Kailangan ko ng umpisang mag-diet. Sayang yung one night. Kaya lahat ng gagastos. Diba? Instead na ako gagastos, yan na. Basta ma-reach ko lang yung 55 kilo. Maganda. May nag-deal na ngayon na ganun. Kaya, gagawin ko yan. Ang init pa guys, oh. May love, kain, pansit. Bagong version ng pansit. Broccoli at saka yung mushroom ang nilagay ko. Kasi wala akong gulay. Yan lang ang available ko na gulay, guys.
Broccoli. Half cook lang. Sana, bago ako umuwi, ma-reach ko yung 55 kilo. Diba? Kasi sayang yung one night. Na makasama ko yung asawa ko. Yung anak ko. Na hindi ako gagastos. Kilo. Kailangan umpisan ko ngayon. Isang taon. Kaya ko kaya isang taon na mag-diet. Kaya nga sabi ko, di ba? Kailangan pag mag-bakasyon, kailangan may pagkain. Kasi magugutom si Glinda. Pero kailangan ko maging 55, guys. Bago mo eh. Kailangan. Sayang yung one night na ano, deal. Sana bahala sa lahat. Hotel, pamasahe, pagkain. May nag-deal sa akin, di. Gusto ko naman ah. Si sexy na ako. Gaganda pa. Gaganda pa. Kailan kaya? Nagaganda. Baka sexy. Sige lang. Try natin yung best na pumayat. Sobrang half cook yung broccoli ko. Medyo matigas pa kasi. Pero okay lang. Pero okay lang. Yummy. Broccoli. Bagong version ng pansit. Siyempre, yan lang ang available ko ng gulay. Kaya yan lang ang nilagay ko. Ayaw naman na maghanap ako ng gulay na wala sa ref. Nagluto ako ng pagkain ng alaga ko. Yung ginagawa ko, soup. Macaroni soup. Ibig sabihin, supas na macaroni. Macaroni soup. Chicken. Carrots, nilagay ko. Tapos yung kalungo. Kasi pag maraming gulay nilagay mo, ayaw dun yung alaga ko. Pihikan. Tapos, kunti lang yung niluluto ko para isang kainan lang yun. Nag-dry na, sobrang dry. Ano ba nangyari dito sa pansit ko? Sobrang tuyo. Sayang yung one night. Kaya kailangan kong pumayat. Bago umuwi. Kasi daw kikiloin niya pa daw ako eh. Bago umuwi ako. Kung 55. Tara so. Kaya last ko na ito nakakumain. Kaya last ko na itong kumain ng ganito karami. Mamayang gabi, baka
biskit na lang pagkain ko. At saka, nag-iwas din ako sa sugar. Sa mga candy. Soft drinks at saka kape. Kape. Pero nagkakape ako sa umaga kasi malamig. Gusto ko mainitan yung tiyan ko. Kape ng ulo ko. Basta pag winter, makati yung ulo ko. Kasi nga, aspa. Kahit anong ligo mo, kahit araw-araw pa maligo, kahit dalawang beses pa sa isang araw. Sayang yung bill, Glinda. Kailangan pumayat. Mushroom. Bagong version ng pansit. Wala kasi akong carrots. At saka garbage. Tapos sa guti. Wala. At saka chicken. Wala. Kaya ito lang ilagay ko. Ang importante, mabusog. Diba? Ang importante. Yung iba nga dyan, walang makain eh. Ng mga OFW kasi nga tinitipid ng amo. Kaya pasalamat tayo na mayroong pansit, mayroong mushroom at saka broccoli na gulay. At saka, ako naman yung bumibili ng pagkain ko. Dahil nga, naka-food allowance ako. Kaya, kung ano mabibili ko, yun na pagkain ko. Sarap. Parang mayroong bukata na ano sa pansit. Lakas naman. Yung kabilang bahay. Sa harap ng bahay namin yun. Sabi ng pintuan. Parang wala pa silang katulong. Parang mag-asawa lang. Mushroom. Kaya ko kaya guys pumayat ng 55 kilos. Ano sa palagay nyo? Comment lang bes, baba. Kung sa palagay nyo kaya kong mag-diet, pumayat ng 55 kilos hanggang sa pag-uwi ko. 55 kilos. Just a 5 kilo. Dapat tumayo ng gulay. At saka, dapat once a week lang ako kakain ng McDonald's.
At saka, uminim ng soft drinks. Dapat iwasan ko. Basta matatamis, madali kang tumaba. Tapos fast food. Ang hirap talaga nanggalin yung broccoli kasi nga sobra half cook. Five kilos. Kailangan kumabot. Sayang yung overnight. Siya ang gagastos. Pag-uwi ko. Sasabihin ko kung sino ang nag-deal sa akin ng ganyan. Pag-uwi. Saka ako sasabihin kung sino ang nag-deal. Nang ganun. Pag nag 55 kilos daw ako, siyang gagastos ng overnight namin. Try Gundam! Dapat pala mag-exercise na rin ako, no? Tuwing hapon. Habang natutulog yung alaga ko, mag-exercise na rin ako. Para mabilis pumayat. Simutin. Sayang. Wala, no more. Ubos. Sabi ko, ito ang last ko na soft drinks. Dapat isang beses lang ako inom ng soft drinks sa isang linggo. Yan, limitahan ko ang pag-inom ng soft drinks. Kaya ito na ang last ko na inom ng soft drinks. Ito na ang last na inom ko ng soft drinks. Dapat pag uminom ako ng soft drinks once a week, tuwing day off lang. Peach ito guys na ano, na drinks. Sorry, excuse. Peach. Sobrang busog. Thank you, Lord. Isang platong pansit, di. Talaga mabubusog ka. Tapos inom ka pa ng ganito. Sorry, excuse me. kailangan. Bago umuwi, kailangan 55 kilos ako. Para makuha ko yung deal na overnight. Siguro iniisip niya hindi ko kayang talagang nagbaburp ako. Yung acid. Akala niya siguro hindi ko ma-reach yung 55 kilos hanggang sa pag-uwi. Siyempre ilang buwan pa lang. January pa lang ngayon. Di parang isang taon pa.
na magda-diet ako, kaya dapat ma-reach ko 55 kilos. 55 kilos. Bukas wala ka na. Soft drinks. Uuinom ako ng soft drinks once a week. Tuwing day off lang. Hindi araw-araw. At saka, limitahan ko rin yung pag-inom ng kape kasi araw-araw ako uminom ng kape. Sa isang araw, dalawang beses. So, umaga tapos sa hapon, mga alas 3, nagkakape ako kasi nga malamig. Kaya ngayon ang gawin ko, isang kape sa umaga na lang. Pagising na lang. Tapos, once a week, yung soft drinks. Iwasan yung soft drinks, yung matatamis na pagkain. Tapos, iwas din sa kanin. Hindi rin ako kakain ng kanin. Mula ngayong araw na ito, hindi ako kakain ng kanin. Tapos iwasan ko rin kumain ng matatabang baboy. Kasi masarap kasi kaya mag-adobo ng baboy na medyo matataba. Gusto ko yun. Nagmamantika yung baboy sa sarili niya na ina-adobo mo. Tapos medyo maanghang. Na malapot. Na hindi yung medyo masabaw-sabaw. Masarap yung malapot na adobo. Katulad ng ginawa ni mama. Mama ng asawa ko nung pag-uwi ko galing ng nung pag-uwi ko ng Pinas, nagpaluto ako ng adobo. Pagdating namin, kumain kami mag-asawa. Yung pagsundo niya sa akin galing airport. Masarap kaya, napadami ako ng kanin. Basta pag masarap yung adobo, favorite ko. Basta kahit anong adobo, adobo baboy, adobo manok, basta masarap yung pagkaluto, yung malapot, tapos medyo manghang. Napapadami akong kain. Kaya ngayon guys, bye-bye. See you sa next video ko. Abangan nyo na lang. At saka, watch nyo rin naman yung mga ko video ko. Diba? Sabi ko nga, ano ba yung mga video nila na wala sa akin? Yung pinaka wala lang sa akin, yung kaibahan lang. Siyempre, maganda sila, ako pangit. Siyempre, artistahin sila, ako ordinaryong tao lang. Ordinaryong katulong. Diba? Oh, pero pasalamat eh. Pasalamat din ako kahit katulong ako kasi bilang isang katulong, may ginagawa ako para sa sarili kong pamilya. Diba? May mga ginagawa akong project bilang isang katulong. Diba? At siyempre, at bilang isang nagtitipid na tao, kaya ko go, fight. Malapit na matapos yung bahay ko. Tiis-tiis lang. Malapit na matapos. Pag matapos na yan, wala na akong problemahin. Ipon-ipon na para sa pag-aaral ng anak ko. Tapos, for good na. Diba? Pag may ipon, yun naman na yung goal ko. Hindi ko kailangang tumagal dito sa Hong Kong hanggang pagtanda. Pag natapos lang yung bahay ko at may naipon na ako para sa pag-aaral ng anak ko hanggang college, na wala na akong problemahin tungkol sa pera para sa mga tuition or pwede na ako mag-for good. At saka mayroon ang kunting tindahan, pwede na. Yung asawa ko, nagtitinda na. Nagdahan-dahan siyang tinda kahit konti-konti. At least meron siyang ginagawa din sa bahay. At saka, nagtatrabaho din siya. Para tulungan ako. Siyempre, tulong-tulong lang para sa buhay. Para yung buhay madaling buminhawa. Diba? Sige guys, bye-bye guys. See you sa next video. Salamat sa panunood. Sana hindi ka magsawa. Sana hindi magsawa yung mga nag-review ng video ko. Kahit pangit ako. Diba? Pag nanood din ng video ko, wag na lang sa mukha ko. Doon na lang sa dimple ko. Oh. Dahil sabi ng asawa ko, dyan daw siya na in love. hindi siya sa akin na in love, kundi dyan sa dimple ko daw. Sige, bye-bye na guys. Bye-bye. See you sa next video. Mag-i-upload ko. Bye!